what's up mga kamerckz? Good morning, good morning, good morning, good morning sa mga bashers at haters ko na patuloy na nagsusubscribe sa aking YouTube channel at patuloy na nanonood ng aking vlog kahit mga haters ko yan. Share ko lang sa inyo mga pinagdaanan ni Kuya Merckz bago siya naging successful and failure sa buhay. So yan, nakikita nyo yung aking motivation at inspired ko ngayon sa paggawa. So si Kuya Merckz, nawalan siya ng trabaho. Then he lost his shop. So yan, nawalan din ako ng shop, business, lahat nawala, nawala ng cellphone. Nakita ko yung future ko na hindi ako mapupunta sa mali, pero mapupunta ako sa tama. Dahil alam ko nandyan si Lord. Dahil I keep motivating myself na gumawa ng video para ma-inspire yung iba kahit nasa down ka, si Lord ang magpupul sa iyo pataas at ihila pabalik sa iyong motivation at inspiration. So ayan. So ito na mga kamerckz, gagawin na natin ang ating prawn shack, i-assemble na natin siya. So sa mga hindi nakakalam, ito pala ang prawn shack ng C200 na old ng Motorstar. So ito rin yung mga hinalin tulad sa mga big bike. So meron siyang hydrolic na pump para dun yung nagpa-pump yung pinaka oil natin. So ang gamit ko palang oil is pork oil na standard. Yan ang gagamitin natin. Pero ang ginagamit ko talaga dati sa mga Mio, sa mga XRM Raider, yun yung ginagamit ko, ATF. Kung alam nyo yun, yung ginagamit yun sa power steering. So may mga nabibili yun sa auto supply. Pwede rin yun kasi hydraulic talaga yun. Sobrang lambot yun pagka tama-tama yung lagay ng ML ng ng pork oil. So gamit lang ako nito standard para kasi hydraulic to, kaya dapat medyo makunat siya kasi pag medyo malambot baka mag-play na mag-play talaga yung mismong spring natin. So kailangan natin medyo makunat kasi mabigat ang ating C200S, tapos pinalitan pa natin siya ng pang old. So yan, dapat lahat ng ikakabit natin, well test natin yan mga kamerckz. So yan, bago ko ikabit, dapat linisin talaga natin para wala siyang dumi na malalagay sa loob at mga buhangin. Then share ko lang din pala sa inyo mga kamerckz ang value ng ating mode natin dito. Ang binili natin is oil seal. So apat na oil seal yun, dalawang dust seal, then dalawang main oil seal. Tapos ang oil seal niyan ay pang mga big bike talaga, yung malaki. So pinakamalaki, nakalimutan yung sukat eh, pero 200 each siya. Bali nabili ko siya 800, apat. Then yung pinaka pork oil natin is 75 pesos isang bottle. So pumalo din siya ng 1k sa ating gastos, ang cost ng ating gawa ngayon.
So ito pa lang hydraulic pump natin, mga kamerckz. Ito yung naghihimihigop yan ng langis. Kaya mapapansin nyo, pagka inislide ko siya nung una, medyo maluwag siya. Wala pa siyang laman na langis. Kailangan nyo yan ipump ng ipump para humigop siya ng langis. Yun yung magiging absorber ng ating shock. So ayan, mga kamerckz, makikita nyo. Ayan. Makikita nyo, pinas forward ko na itong video. Tapos yan, medyo mararamdaman nyo yung unat na nyan pagka pumasok na yung langis sa mismong loob. Then, dun na yung time na ilalagay nyo na yung spring. Then, yung extension ng, eto, yung hawak ko na yan. Ilalagay natin yan. Yan. Kailangan din may press din kayo dyan para may kabit nyo yung clip sa ibabaw. So yan, mga kamerckz, tapos na natin ang isang shock natin. So punta naman tayo sa kabilang shock. Then same procedure lang din naman ang ating gagawin, walang iba kundi isalbak din natin, linisin muna bago ikabit. Then 200 ml din yung nilagay kong oil sa aking ito hydraulic para yun lang naman kasi yung saktong tansya para sa akin, para hindi naman siya matigas pagka sinobrahan ko kasi siya ng langis. So mahirapan tayo mag adjust ulit kasi dapat sukat na sukat yung pinakalangis natin. Both front shock natin dapat pantay yung langis, kaya 200 ml yung nilagay ko. Kung mag additional ka man, may measure din natin yan kung 100 ml or 50 ml ang i-add natin para maging tumigas. Kasi once na magdagdag ka ng oil sa ating front shock, liliit yung pinaka-play niya. So yun yung mag-absorb ng pressure sa loob. So yan. Same procedure lang din to. Ipapump ko rin yung pinaka-ano niya, hydraulic, para pumasok yung langis. Then lagay na ng clip. Then adjust na lang pagka kulang pa ng pump. So ito na, mga kamerckz, yung time na makunat na siya. So nakapasok na lahat ng oil sa ating hydraulic. So ayan dapat yung pinaka time na ilalagay na natin yung spring and then yung extension sa ating front shock. So ayan, kung mapapansin nyo, sobrang kunat niya na talaga. So yun yung time na okay na yung langis natin na pumasok sa mismong oil pump natin sa hydraulic. So ito, mga kamerckz, alam ko malaking tulong ito sa inyo yung paggawa ko ng vlog ng ating front shock. So sa mga C200 old owners na yan na balak din mag-convert, sana malaking tulong to para sa inyo. At lahat ng procedure, ito ginawa ko kasi na-discover ko din yan dahil yung time na ginawa ko nung una yan, hindi ko rin kabisado. Tapos pinag-aralan ko talaga siya dahil sobrang hirap niya talaga yung pinaka makuha yung hydraulic na tamang-tama yung pinakalaro ng front shock ng aking motor. So yan, siguro mga 3 beses ko siyang pinag-aralan. Then yun, sa wakas na perfect ko din siya, mga kamerckz. So ganyan lang ang procedure na gagawin nyo kung sakaling kayo mismo ang gagawa ng pagbaklas sa ating C200 old na front shock, kasi sobrang laki niya talaga kung titignan nyo.
So ito na mga kamerckz, tips lang din sa pagkabit ng ating mga syaka para hindi magasgas. Lagyan nyo ito ng oil sa lahat ng yan yung pinaka syak natin, then yung pinaka tipus, and then butterfly para hindi siya magasgas din. Gamitan natin ng flat screw sa pagitan ng yan yung pagitan ng tipus, yung pinaka clip niya, para ma-adjust nyo siya at hindi magasgas. So yan, ayan yung mga tips na dapat nyo tatandaan once na kayo magbabaklas, para maingatan natin yung pinaka outer shock natin, outer tube ng ating front shock. Then ito mga kamerckz, onting adjust na lang tayo sa ating mismong manibela, sa ating handlebar. So tingnan natin yung mga possible na tatamaan, kasi tinamaan ito yung mga switch ko, tumatama siya. Ito, kung mapapansin nyo, tumatama siya sa mismong visor, yung malapit sa ating flaring sa may gilid. So yan, gagawa ko siya ng paraan para hindi na siya tumama dyan. Kasi naka-convert ako na ito yung C200 old na handlebar, kasi lahat yan eh. Inisip ko rin dati yan na tatama talaga yan, kasi malaki talaga tong pinaka handlebar at tipus, pati yung butterfly ng ating C200S. Kung hindi nyo pa napapanood yung mga vlog ko nakaraan video, so watch nyo yun guys, kung paano ko talaga siya total kinonvert from C200S to C200 old na manibela. So yan mga kamerckz, thank you sa pag-watch niyan. A few moments later. Then, ito pala mga kamerckz, ang binabash na upuan.
So yan kasi may back pain ako pero komportable ako dyan. Pero gusto ko na rin palitan para matapos na yung mga bashers ko, mga haters natin dyan. Tapos yung mugs ko, marami rin nagsasabi na bakit ko pa pinalitan, sobrang bigat. Tapos yung pipe, pangit at mabigat. Pero alam ko sa sarili ko, satisfied na ako sa mga gawa ko. So yan mga kamerckz.